Iwas sa mga kamani-manet, narito na ang katotohanan kung paano ka yayaman. Una sa listahan, kung ikaw ay merong tahanan, panatilihin mong tanggalin ang negative energy sa loob ng bahay. Paano mo ba matatanggal ang mga negatibong enerhiya na yan? Sa pamamagitan ng pag-iingay o pagpapatunog. Maglagay ka ng radio o kaya naman cassette na tutugtog sa bawat araw. Sa bawat tunog ng mga cassette na yan o radio na yan, ang mga negatibong enerhiya ay natataboy. Hindi naman kailangan maghapon, basta sa isang araw meron kang oras para magpatugtog para ang mga na-stack ng negative energy ay magsialis sa iyong tahanan at hindi ito maipon sa iyong bahay. Dahil kapag naipunan ka ng negative energy, magiging mabigat ang daloy ng kaperahan, kaya gawin mo to araw-araw. Pangalawang bagay na dapat mong tatandaan kung gusto mong pasukin ng swerte ang iyong tahanan, ang blessing ay papasok at hindi ka magkikipit kailanman, ay ang hindi pagsasaid ng bigas, asukal, asin, mantika, tubig sa iyong kusina. Ang mga bagay na yan ay dapat hindi nasisimot o nauubos. Dapat palaging puno ang lalagyanan, lalo na ang bigas na kasaganahan, asukal na nagpapatamis ng samahan, ang mantikang nagbibigay ng malakit na pagsasama, at syempre ang asin na nagtatanggal ng negative energy. Ang mga yan ay lagi dapat puno ang lalagyanan. Huwag mong hahayaan na nasisimutan. At kapag naramdaman mong simot na ang mga ito, ay agapan mo, lagyan mo agad ng bago. Dahil kapag ito'y nasimot, masisimot din ang kayamanan mo. Pag palaging may laman, palagi kang may pera. Isa pang dapat mong tatandaan ay ang paglalagay ng anyong tubig o kaya naman tubig o water element sa iyong tahanan. Alam mo bang mainam na naglalagay ng aquarium, waterfalls o kahit anong tubig sa bahay? Ang tubig ay pera. Kung gusto mong ang pera ay pumasok sa iyong tahanan, huwag kang magpapawala nito sa iyong bahay. Pwede kang maglagay ng aquarium, pero siguraduhin mong nasa tamang direksyon ang paglalagay mo ng aquarium. Siguraduhin mo na ang aquarium ay nailagay mo sa pwesto ng north o di naman kaya ay silangan. Ang silangan ay nagbibigay ng bagong pag-asa at bagong pangkabuhayan. Ang north naman ay success sa trabahong iyong ginagawa. Ngunit kapag ito ay nailagay mo sa kanluran, ito ay paglubog. Kaya huwag na huwag mong ilalagay sa pwesto ng kanluran ang anumang anyong tubig, aquarium man yan o waterfalls. Dapat ito ay nasa silangan o kaya naman ay nasa north. Isa pang dapat mong pakatandaan ay ang paglalagay ng mga swerteng halaman. Ang mga swerteng halaman na yan ay nakakatulong sa tamang daloy ng positive chi sa loob ng bahay. Alam naman natin ang mga masiswerteng halaman. Halimbawa na lamang dyan ay money plant, jade plant, basil, at higit sa lahat, huwag ka rin magpapawala ng snake plant. Bukod kasi sa swerteng dala ng snake plant, ito ay naglilinis din ng hangin na yung nilalanghap. Kapag merong may sakit sa iyong tahanan, lalo na kung merong hikain, mas mainam na maglagay ka ng snake plant sa iyong sala. Alam mo bang ang snake plant ay namumulaklak at ang bulaklak ng snake plant ay napakaswerte? Maari mong kunin ito, ilagay sa pulang lalagyanan at ilagay mo sa iyong pitaka. Ang daloy ng kaperahan ay magtutuloy-tuloy sa iyong buhay. Tandaan mo rin na kung ikaw ay walang aquarium, kahit isang baso ng tubig ay okay nang ilagay sa iyong tahanan. Ang water element ay pera. Kapag may pera sa iyong tahanan at hindi nawawala ang bagay na yan, palagi din ang daloy ng kaperahan sa iyong buhay. Maaari kang maglagay ng isang basong tubig sa lugar kung saan tinatawag natin na wealth area. Ang wealth area ay matatagpuan sa southeast sector ng ating tahanan. Ito ay sa timog silangan. Kapag nailagay mo sa timog silangan,
Ang anyong tubig na yan, water element man yan o isang baso ng tubig, ay mas maraming daloy ng kaswertihan ang papasok sa iyong buhay. Alam naman natin na nanais ka ng pagbabago ng takbo ng buhay at ito na ang magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran. Tandaan mo rin na sa ating mga tahanan, dapat ay naglalagay ka ng mga buhay na elemento. Ang mga buhay na elemento na to ay sumisiksik sa mga sulok-sulok ng ating mga tahanan. Kung kaya't ang mga stagnant na negative energy ay natatanggal. At kapag ang lahat ng stagnant na negative energy ay natanggal, alin ang kapalit nito? Siyempre walang iba, kundi ang magandang pasok ng kaperahan. Ano-ano ba ang mga halimbawa ng buhay na elemento na yan? Una na lamang ang aso na nagsisilbing bantay sa ating tahanan. Siyempre hindi mawawala ang pusa na ating kaibigan. At ang mga isda na palaging naglalangoy-langoy, ngunit kaperahan ang dulot niyan. Ang mga buhay na elemento na to, kapag nasa tahanan mo, buhay na buhay ang kaperahan. Isa pang bagay na hindi mo dapat kinakalimutan, katulad ng aking sinasabi, ay huwag kang magpapaubos o magpapasait, lalo na ng pagkain sa pagkainan. Kung wala ka nang kinakain, wala ka na rin magiging kaperahan. Ngunit kung palaging may isang basket ng prutas sa iyong lamesa, ito'y mag-a-attract ng abundance sa iyong buhay. Kaya naman, kung meron kang lamesa, palagi kang maglagay ng isang basket ng prutas. Kahit ba wala kang kapera-pera, basta't meron ka nito, mas maraming abundance ang darating sa buhay mo. Kasi pag palaging walang laman ang table mo, palagi ka rin walang pera. Pero pag punong-puno ito, pati na rin ang rep mo, ang abundance ay patuloy na papasok sa buhay mo. Gusto mo ng abundance? Kaya't gawin mo to. Isa pang bagay na hindi mo dapat kinakalimutan ay ang bell. Tama ka. Ang bell ay ginagamit natin para sa isang tunog na nag-a-attract ng positive chi. Alam mo bang sa tahanan natin ay mayroon tayong mga lugar na ginagawang tambakan? At alam mo bang, kapag ginawa mong tambakan ang isang kwarto na yan, nasiksik na ang negative energy. Kaya tuwing umaga, pumasok ka sa kwarto na ginawa mong tambakan, patunugin mo ang bell na yan upang maitaboy ang lahat ng uri ng kamalasan. Kasi kapag naipon yan, ay talaga namang pahirap sa buhay ang ibibigay sa'yo. Kaya dapat tanggalin, alisin sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng pagtatunog ng bell sa umaga pa lang pagising mo. Itaboy ang kamalasan, papasukin sa buhay natin, walang iba kundi puro kaswertihan.